54 anyos na lalaki, binaril sa ulo sa loob ng sabungan sa Mabini, Batangas. Tutukan yan sa report ni Russell Simorio. Dead on the spot ang 54 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa Barangay Poblasyon Mabini, Batangas. Nangyari ang pamamaril sa loob mismo ng isang sabungan. Isang bala ng baril sa ulo ang tinamo ng biktima na nakilalang si Virgilio Francisco Veloso na siyang namamahala sa nasabing sabungan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nakita pa raw na uminom sa loob ng sabungan ang gunman saka nilapitan ng biktima at binaril. May sabong nung araw na yun, sir, sa Mabini Cockpit Arena, sir. Ngayon, sir, pagtapos ng sabungan, sir, pagbaba nitong biktima natin na nakilala na si Virgilio Francisco, sir, ay inabangan siya, sir, ng suspect, sir. Mabilis na tumakas ang dalawang suspect matapos ang pamamaril. Sa kuha ng CCTV camera sa Barangay Poblasyon pa rin, makikita ang dalawang suspect na huminto sa tabi ng kalsada. Kita na mabilis na nagpalit ng damit ang dalawa saka tumakas. Pero ilang oras ang lumipas, natagpuan ang motorsiklo na inabandona sa isang barangay. Tumakas umano sa magkahiwalay na direksyon ang mga suspect. Sa follow-up investigation ng pulisya at pakikipag-ugnayan sa LTO, natukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect. Nirentahan lang din umano nila ang ginamit na motorsiklo. Nadiskubre rin ng pulisya na nag-text pa raw ang suspect sa may-ari ng motorsiklo bago ito inabandona. Hindi na daw po maisosoli nga, sir, yung motor, sir, gawa ng nahuli, sir. At ang sabi po niya doon sa text, sir, i-declare na lang po na nakarnap yung motor, sir. At siya muna ay magtatago. Papalitan na lang daw po, sir. Napag-alaman ng pulisya na gun for hire umano ang dalawang suspect. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para maaresto ang tumakas na suspect. Personal na alitan ang nakikitang anggulo sa pamamaslang sa biktima. Ngayon, sir, nag-file kami, sir, ng kaso, sir, para ma-issuehan sila ng warrant of arrest, sir. Patuloy naman po, sir, ang ating koordinasyon, sir, sa mga PNP units, sir, at in-alert natin, sir, regarding sa pagkakakilanlan, sir, ng ating dalawang suspects. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Kasama si J.R. Manjares, Russell Simorio, Balitang Southern Tagalog.